Pinsala sa mga bahay, ari-arian at pati mismo mga buhay ang iniwan ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa magdamag na ulan. Saksi si Argil, relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay ang tindahan. Isa sa pinakapektado ng malawakang pagbaha ang palengke sa Malalag, Davao del Sur. Sa datos ng LGU, 25 bahay ang nasira at 2 ang partially damaged. Inilikas muna sa Malalag Gym ang mahigit 200 individual, kabilang ang mga pasyenteng naka-confine sa ospital. 2 residente ang nasawi. Ang isa, naanod siya, no? Ang katong sa taga-Ibo. Ang katong isa sa 7, babae, na landslide yun, no? So, natabunan siya. So, but gahapon po na-recover man po dayo, no, ang iyahang patayang lawas. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan. Since yesterday, no, so nag-provide yun taog ato ang mga evacuation centers, no, para nga dito yun nakapasilo ang ato ang mga taga-Malalag, no, Malalagyan News na to. And then, of course, we provided also food, medicines, and then, of course, medical services po. Nasa state of calamity na rin ang bayan ng Santa Maria sa Davao Occidental. Mahigit kalahati sa 22 barangay ang apektado ng baha at landslide. Sa sityo Aromahan, Barangay Basawan, inanod sa dagat ang ilang mga bahay. Sa GMU na inilikas ang ilang residente. Sa pagkakaroon, ang assessment team na nasa mga upland barangays, kandak sila o rapid damage assessment o nagpaabot namin sa ilahang kuan, sa ilahang update sa mga roadblocks tungkol sa landslide. Sa Malungon, Sarangani, isang lalaki ang napaulat na nasawi nang tangkain niyang tawirin ang rumargas ng tubig sa ilog noong Webes ng umaga. Sa bayan ng Alabel, mahigit 50 ang inilikas matapos umapaw ang Buayan River. 3 bahay ang nasira sa pagbaha. Sa Buayan General Santos City, nasa 200 ang inilikas sa isolation facility. Ngayong hapon, inulan ang ilang bahagi ng Soxargen matapos bumalik ang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Sa ilang bahagi ng Coronel City, mabilis na umapaw ang tubig. Ayon sa PAGASA, dulot ng bumalik na LPA na napapaloob sa umiiral na Intertropical Convergence Zone ang dahilan ng mga pag-ulan sa rehiyon. Huli itong namataan, 310 kilometers silangan ng General Santos City. Mababa raw ang tsansang maging bagyo ito at posible ring maglaho sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News at GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator ang inyong saksi.